Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So today, iba ang ating setup guys. Kasi andito tayo sa labas. Dito ako sa terrace actually. Kasi natutulog silang lahat. Natutulog si dadaan, si ananya doon sa kabilang kwarto. And ang aking mga biyanan is nasa baba. So, ayan. Hindi naman ako inaantok. So, iniisip ko na mag-film na lang ako ng video para sa inyo guys. Para alam niyo na maging productive naman. For today's video guys, i-share ko sa inyo yung mga pamahiin para sa mga buntis. Kasi nga buntis tayo. Ayan, ang ating baby. I am currently 15 weeks and 6 days guys. So tomorrow, 16 weeks na tayo. Ang bilis lang talaga ng panahon. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang bilis lang talaga ng panahon. So yun nga guys, ang aking ichichika sa inyo is about sa mga pamahiin dito sa India. Hindi naman siya actually gaano karami kasi ito lang yung mga sinusunod ko. Kung iisa-isahin natin guys, as in sobrang dami, marami silang mga pamahiin. Alam nyo naman dito sa India, maraming mga paniniwala. Kasi nga, di ba, very wide yung kanilang, ang kanilang culture, ang kanilang traditions and everything. So, itong yung isi-share ko sa inyo. Actually, apat lang siya. Pero ito talaga yung sinusunod ko. Yeah, so disclaimer lang guys, before tayo magsimula. Itong mga sinasabi ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo is, siguro hindi siya applicable sa lahat ng mga Filipina or sa lahat ng mga buntis na mga Indian dito sa India. Kasi, as I have always been saying to you, iba-iba yung mga paniniwala sa kada lugar or kada state or kada caste, siguro basta iba-iba guys. So ito yung sasabihin ko sa inyo is ito lang yung sa paniniwala ng aming pamilya, ng aking sa pamilya nila, ama ni grandma, ganun. So yeah, sila yung nag-ano sa akin, sila yung nagsabi sa amin na ito yung dapat kong gawin, na alam niyo na. So without further ado, let's start. Okay, so first thing guys is, ito, very familiar to sa akin kasi alam ko, meron din tayong ganitong klase ng pamahiin sa mga buntis dyan sa Pilipinas. Ang una guys is, huwag lumabas kapag gabi, especially from 6 o'clock. Yun. So, nung sinabi sa akin ama na ganun din, meron din silang paniniwala ng ganun. Sinabi ko sa kanya na na meron din kami ganyan, like very very similar na na belief nga sa atin sa Pilipinas. So, same din yung reason guys. Sabi sa akin ng biyanan ko is kapag gabi na, alam nyo na, may mga masasamang elemento, gano'n. Naniniwala din sila sa ganyan, guys, dito. And, especially sa, sa isang particular na ibon. Diba sa atin, parang uwak yata, gano'n. Hindi ako sure kung anong klase ibon talaga. Pero, I think uwak yun. Same din dito sa amin. So, yun, sabi sa akin ni Ama na kapag ganyan daw, may mga masasamang elemento na, alam mo yun, baka maglagay ng evil eyes, ganun, sa ating baby, sa ating chan. Especially dun sa particular na ibon na yun. Hindi niya maalala kung anong klaseng ibon. Pero, yeah, I think siguro some kind of like uwak din, ganun. Hindi naman talaga sa bawal talaga, no? Well, of course, case-to-case basis yan. Kasi kung, for example, kung nasa labas kami, nasa trip kami, hindi naman talaga may iwasan yun, guys, diba? So, yeah. Pero kapag andito lang kami sa bahay, hindi talaga ako lumalabas. Especially kapag labas na talaga ng gate, hindi talaga. Next, paniniwala or pamahiin is bawal ipakita ang tiyan sa publiko or sa ibang tao. Nung buntis ako kay Ananya guys, nandun ako sa Abu Dhabi, gumagawa ako ng isang picture, like katulad nito. Ganyan, gumagawa ako ng isang picture every trimester, like first trimester, second trimester, and third trimester. So, gumagawa ako ng ganyang picture for memories, ganun. Pero dito guys, bawal na ipakita kasi
Ganun din yung reason. Baka may maglagay ng mga masasamang mata, ganun, sa ating tiyan at sa ating baby na makakos ng something, you know. Yun talaga yung pinaka main reason. Kaya dito guys, di ba, yung mga babae, lalo yung mga Indiana, is every time na nagsasari sila, nakikita talaga yung tiyan, di ba? Pero dun sa mga Indiana, mga buntis, is nilalagyan nila ng, ano, nakakapagsari pa rin sila, pero nilalagyan nila ng pin dito sa magkabilang, ano, sa magkabilang sides para hindi siya makita or hindi talaga siya visible para sa mga ibang tao, lalo na kapag lumalabas sila. In my case naman, since hindi naman ako nagsasari, so, yeah, ganito lang yung aking suot, kurta, and, yeah, and hindi ako nag-post, guys, ng mga pictures. Actually, meron akong picture na kinuha, pero nakadress ako nung first trimester ko, pero hindi ko pa siya i-post ngayon, later na lang siguro. So, yun guys, hindi bawal ipakita yung chan, kahit maliit pa, or lalo na kapag malaki na, bawal, as per sa pamahiin. So, next pamahiin guys is hindi pwedeng magpunta sa temple kapag from 7 months. So, from 7 months na ako buntis, kapag magsa 7 months na ako, hindi na ako pwedeng pumunta sa temple. Itong pamahiin na to guys is, I think paniniwala to siya dito sa religious side. Hindi tinanong ko si Ama kung anong reason, pero hindi niya sa akin in-explain talaga na mabuti, pero sabi niya ganun daw talaga, hindi ako pwedeng pumunta doon sa altar para mag-pray, magdadasal lang ako sa sarili ko lang, ganun. Yeah, so ganun din guys, ganun din yung nangyari sa akin before kay Ananya. Sinabihan ni Ama si Dada na yun nga yung gagawin. And hindi kasi wala din namang temple doon sa Abu Dhabi, pero hindi ako naglalight ng lamps or anything. Nagdadasal lang ako sa sarili ko lang, yun. And matatapos siya guys kapag nanganak na ako and kapag 6 months na si baby. So from 7 months na buntis ako hanggang sa 6 months na si baby. Dun, after ng 6 months na si baby, dun na ako pwedeng magpunta sa temple ulit. Pumalik ulit sa temple para mag-pray kasama si baby. So, yun. Very interesting, diba guys? Like, parang naisip ko, parang siguro meron talaga sigurong rason kung bakit ganun. Pero, ano nga, hindi nga sa akin na-explain ng mabuti. Pero, yeah, ganun guys. So, since malayo pa naman tayo sa 7 months, so pwede pa akong pumunta sa temple. Kasi ang temple guys, sobrang lapit lang talaga dito. Nilalakad ko lang anytime na gusto kong pumunta. And magdasal is talagang nilalakad ko lang ng mag-isa. Diba sa atin, pwede namang magdasal, lalo na kapag pwedeng magpunta sa simbahan, lalo na kapag malapit ng mga anak. But yeah, so ganyan dito guys. Ganyan dito sa especially sa aming mga Hindu. Yeah, so last but not the least guys, ito, magugulat kayo dito sa last na pamahiin na sinusunod ko. Okay? Bawal akong magbiyak ng itlog. Okay, so bawal akong magbiyak ng itlog. For example, kung gusto kong kumain ng itlog or gusto kong magluto ng itlog para kay Ananya o para kay Dada, ipapabiya ko yung itlog na yun sa kahit kanino, sa kay Ama, kay Achan or kay Dada, yun. Pero ako, hindi ako pwede. Kung boiled egg siya guys, pwede ko siyang biyakin kasi, diba, kasi buo pa rin naman yung itlog. Pero kapag siya, for example, pritong itlog, ganun, hindi ako pwede. Yung reason na yun guys is paniniwala nila, of course, yung itlog is parang yan siya, diba, baby, parang yan siya, parang seed daw na kailangan ingatan, kailangan hindi, dapat hindi i-break, ganun. So ganun din, parang yung parang itlog, parang ikinukumpara nila sa tiyan, diba, sa baby, ganun. So kailangan ingatan. So ako, hindi ako pwede kasi hindi ko pwedeng as much as possible kailangan ko ingatan si baby, ganun. And para sa iba pwede silang mag-break ng itlog, pero ako is hindi pwede. Yan, nakagulat, diba guys, iba. Pero yeah, ganun yung paniniwala
nila dito. So, yung apat na pamahiin na yan, guys, is yan talaga yung strictly na sinusunod ko. Actually, sobrang dami ng mga pamahiin, guys. Actually, dito nga sa ano, dito sa India, ang alam ko talaga is kapag kapag lalo ng buntis yung babae is parang I think strictly mas ano, mas ini-encourage nila na mga pure vegetables lang yung kinakain ng buntis, ganun, kasi paniniwala nila na mas maraming nutritious na mas maraming mga nutritious na pagkain kapag vegetables, ganun, which is understandable naman, pero hindi siya applicable sa akin kasi nga first of all foreigner ako, and second is hindi ako mabubuhay ng walang ano, guys, ng walang karne. Alam niyo naman yan, especially kapag seafood. Kumakain ako ng vegetables na mga gulay along with the meat, ganun, pero hindi talaga yung straight talaga, like for the entire 9 months na walang ano, walang karne, is wala, hindi talaga, hindi ko kaya. Yeah, so yan, guys, yan yung mga apat na pamahiin na strictly talaga na sinusunod ko. Comment down below kung meron kayong mga special comments, and hopefully, guys, na is marireplyan ko kayo isa-isa. Pasensya na nga pala kayo, guys, ako hindi ko kayo nare-replyan talaga agad, or hindi ko kayo nare-replyan talaga kasi medyo busy and medyo malikot na si Ananya ngayon, and kapag malikot si Ananya is madali na ako mapagod, guys. So sana is naiintindihan niyo ako. Okay, so before natin i-end ang vlog na to, guys, mag-aano lang ako, meron akong I think 3 or 4 questions about din siya sa pagbubuntis. So, sasagutin natin siya, guys. Kasi, ano, para din naman ma-share natin yung informations, not just to the person who asked the question, but also to every one of you. Yeah, so, question na to, guys, is from sis Edith Francisco. Ang dami niya palang mga tanong sa akin, guys, na hindi ko pa na-replyan. But anyway, shout out to you, sis Edith. Ang tanong niya is, Totoo ba na kaya hindi allowed ang gender sa India kasi ayaw nila malaman ang kasarian ng pinagbubuntis ng babae ang bata, dahil pag babae ang bata sa tiyan ng magulang, ipapalaglag ang bata kasi nga about sa dowry. About sa dowry kasi nga, 'di ba, ang mga babae daw is yung nagbibigay ng dowry dun sa mga lalaki, and kapag babae daw yung anak, eh syempre magasto. So mas prefer daw ng mga babae, ng mga magulang na lalaki yung anak. So yun yung tanong. Yung tanong ni sis Edith, guys, is parang yun na rin yung sagot. Sa pagkakaalam ko is ganun talaga sa dating panahon, guys, ha. Pero ngayon hindi na yan siya nangyayari. Siguro sa mga pinaka village na siguro meron pa sigurong ibang village or ibang part ng India na sinusunod to, pero dito sa almina sa lugar namin or sa mga city na ng mga states or mga lugar is wala, hindi na yan siya sinusunod, guys. Yan yung pinaka main reason kung bakit dati pinalalaglag or pinapatay ng mga magulang or kung sino mang kayang pumatay yung mga anak na babae. Kasi nga, yun talaga yung pinaka-minisyon kasi magastos, and mas prefer talaga nila na lalaki yung anak kasi nga yung lalaki is yun yung bibigyan ng dowry ng mga babae. Yeah, so ganun yun, guys, ganun dito. Pero ngayon, hindi na yan talaga siya sinusunod, so... Yeah, sinabi ko nga pala sa one of my vlogs, guys, na hindi pwede yung gender reveal nga. Kasi nga, yun yung reason. Yun yung pinaka-main reason kung bakit bawal magsabi yung mga doktor kung anong gender ng bata. Kasi yun nga yung pinaka-main reason. And since yun yung reason, parang naging law na talaga siya na sa mga doktor na hindi siya pwedeng sabihin kung anong gender. So wala tayong gender reveal kasi nga wala tayong gender ni baby. Masusurprise na lang tayo kapag nanganak na tayo, 'di ba? So sabi ni Sis Edith pa rin, sabi niya magkaka-idea ka sis pag nakita mo ang ultrasound ng baby mo. Minsan tingnan mo mabuti, makikita mo yung harap ng babae at lalaki kapag nag-ultrasound. Siguro makikita, pero
Sa amin ni Dada kasi parang ano na, parang inaccept na lang namin na okay lang na masusurprise na lang kami kapag manganak na ako. Kasi, alam mo yun, parang maka-experience na rin tayo ng ibang ano, ng ibang experience, ng excitement, ganun. Yeah. Hindi ko talaga alam kung anong magiging reaction ko kapag andun na kami sa point na, alam mo yun, nanganak na ako tapos, oh, it's a baby boy or it's a baby girl, congratulations, like, yeah, but sa side naman namin guys, is wala namang any expectations, like, gusto namin ng babae, gusto namin ng lalaki, ganun, anything lang talaga, as long as healthy si baby, it doesn't really matter, yun talaga yung pinaka-goal and pinaka-focus natin. And so next question is, galing kay Mary Grace Fabricante. Hello, Mary Grace. Shout out to you. Sabi niya, magtatanong po ako, okay lang po ba sa India ang magkakaanak ng one or more, 5 na anak? Wala po ba silang limit hanggang ilan yung gusto nila? Tinanong ko si Dada guys, and sa pagkakaalam ko naman, wala namang limit dito guys. Diba nga, yung India is I think pangalawa or pangatlo, kung hindi man siya una, yung pinaka most populated country in the world, ganun. So, malamang sa malamang, wala silang limit guys. So, yeah, walang limit dito. So, 1, 2, 3, or 4 as long as kayang buhayin ng pamilya. Yeah, walang problema. Meron din ako isang kaibigan na nagsabi na ano, tawag dito na yan nga daw kasi meron siyang kilala. Pero as far as I know, hindi naman yan totoo, guys. Hindi yan totoo. Depende yan. Depende talaga yan sa pamilya, of course, kung ilang anak yung gusto nila. Pero yeah, walang law or anything na walang limit. Yun. So, I think this will be the last question, na guys. Nasaan na ba yun? Okay, so last question is from Madis. Anani is a big sister now, eagerly waits the arrival of her playmate. Happy news. Yes. Sabi niya, now that the scan is done, when is the gender reveal? Do they deliver the gender details in sealed cover to be opened during the gender reveal party? Ito, nakikita ko to siya sa mga, like, sa mga ibang countries guys na hindi na parang sinosurpresa nila yung ano, yung bali yung hospital or yung OB is parang sinosurpresa nila yung family kung anong gender ng baby, kung prefer ng family ha, nilalagay nila sa envelope ganun. So ito yung sinasabi niya kasi nasa US to siya eh, si Maddie S. Yeah, so I know that some of the countries they are doing this. Are there any religious or social functions associated with gender reveal or baby shower? How is the gender local practice? As far as I know, I'm not really sure, Maddie, what is the name of the ceremony, but they have here, like, they do gender reveal. Well, not gender reveal, it's actually a baby shower. Because you know there is no gender reveal here in India because it's not allowed. It is prohibited by law that the doctor should not inform the parents or anyone what is the gender of the baby. Yeah, so that is the sad news. But I think in 8 or 7 months they have this kind of ceremony where they do baby shower, but there is no any gender reveal. So they will just do this religious ceremony, something like that, and they will invite people, and then those people will give gifts like that. So the same, it's a kind of like same like how we do as gender reveal, but we just don't know the gender, like nobody will know the gender. That's the thing. I'm just not sure what is the name of that ceremony. I'm so sorry, but yeah, it will be a surprise for us, for everyone, what will be the gender of the baby, because it is not allowed here in India. Yeah, unlike in other countries, unlike in the Philippines. But yes guys, that's about it for our video for today. Thank you so much for our questions, and thank you so much for watching today's
information chika chika video vlog. Ayan, so maraming salamat guys at sana mayroon kayong natutunan or mayroon kayong interest, mayroon nagka-interest kayo sa aking mga naichika today. Yeah, so maraming salamat sa inyong panonood ulit. And see you in the next one. Kung bago kayo guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And since ang ating ana niya is wala dito at alam ko na mamimiss nyo siya, i-insert ko siya dito. Yan, so yun ang ating baby. And magbababay na kami guys. Bye-bye. Thank you so much for watching. Always remember to work hard, stay humble, and be kind. Bye-bye.